Hindi pa masyadong tuyo. Pero nagmamadali ako. Kailangan na natin itong ikabit. Magandang araw mga boss. At ito na naman tayo sa ating problema sa internet. Gusto kong dagdagan pa ang lakas ng aking signal. Kasi pagka umuulan talaga ng malakas, kagaya kahapon may bagyo, si Bagyong Bising, humina yung signal. Tingnan natin kung anong maitutulong itong satellite dish, kasi marami akong nakita sa YouTube gumagamit ng satellite dish. Ilagay natin dito ang ating antena. Yung antena ko nandun sa taas, tinanggal ko na, dito na yung kanyang tubo. Tanggalin natin to kasi para mai-attach natin siya dito sa ating tubo. Medyo grabe na ang kalawang niya. Yan, natanggal din sa wakas. Dito natin ididikit yung ating tubo. Lagay natin ganyan. Ito yung bracket ng ating antena. Hindi ko na tinanggal kasi may wire yun nandun sa taas. Itong bracket niya, so dapat nakalagay yan siya dito. Ganyan. Ito muna unahin natin mga boss. Ito yung butas dalawa, tapos ganyan yan siya. Ito, rivets. Ganyan dito. Yan. Yan o. Oh. Okay na yan. So mga boss, habang pinapatuyo natin yon, dito siya dapat makaganyan. Pagitna natin siya. I-rivets na lang natin to. Ito, yupiin natin siya dito mga boss. Ito lang naman ang kailangan natin, may posisyon natin yung rivets. Yan. Tapos ito. Tapos kung makaya natin siya nito. Yan. Yan mga boss, naidikit natin yung bracket dyan. Okay na yan. Hindi pa masyadong tuyo. Pero nagmamadali ako. Kailangan na natin itong ikabit. Tabi muna natin to. I-rebits muna to dito. Yan. Ito yung ating antena, nandito sa taas lang. Dito yan siya mga boss. Yan, dito yung mga nut niya. Kabit natin. Sana lang worth it itong ating ginawa mga boss. Malaki ang idagdag sa lakas ng signal. Sobrang hirap niya kasing gawin eh. Ay, sa wakas mga boss, nahigpitan din natin yung ganyan mga nut. Bago pala natin iangat, balik muna natin itong mga tie wire nga mga boss. Landaan tayo dito para hindi natin masira ang yero ng kapitbahay natin. Ito ang pinakahuli na tali. Okay na yan. So mga boss, hindi na ako bababa. Dito na lang ako. Sa cellphone lang ako mag-control. Dito tayo sa Chrome. Pasok pala muna tayo sa Wi-Fi. Ayan ang ating Wi-Fi. Ayan, pasok na tayo. Balik tayo sa Chrome. Ayan. Ito na. Depende yan sa inyong router mga boss, kung ano ang router nyo. Ang akin, itong White Mamba ang akin. So 192.168.8.1 ang aking
IP address ng White Mamba. Palagi na tayo mga boss. So punta tayo sa dito sa settings. Depende yan kung ano ang inyong antena, ang inyong router. Dito ang andito ang kanyang antena. Ayan, antena settings tayo. Tapos i-external natin. External. Apply. Apply. Okay. Tapos dito tayo sa dial up, i-ano muna natin siya. Ilagay muna natin siya sa auto. Ayan, naka-auto tong ating LTE band para kung ano mang signal ang masagap niya doon tayo. Pero kadalasan ang malakas dito sa aming lugar itong dalawa na to, LTE band 1 at band 41. So yan muna ang i-auto na lang natin. Yan, auto. Apply. Nasaan yung apply? Apply. Okay. Yan. Try natin mag-speed test mga boss. Or tingnan natin itong dito pala. Nakalimutan ko. Ayan, 6 dB. 6 dB ang kanyang SINR. Dapat mas mataas yan. Tingnan natin ngayon kung anong mangyayari pag ipihit natin to. Saan siya nakaharap? Diyan. Oops, negative. Negative 5. Wala siya dito. Dito tayo banda mag-pihit. Diyan. Diyan, nag 6 dB. Malakas na siguro yung 6 dB na yan. Ngayon natin speed test. Asan na yung speed test dito? Yan yung nakaraang speed test. Ito. Okay. Oo, malakas siya. Mas malakas siya mga boss. Talagang pumapalo na siya ng 10 MB. Kadalasan kasi nito, 8 lang. Ang pinakamataas ko dito, 8. 8, 9 MB, ganyan. Ayan o, oh, yung upload niya. Ayan, malakas din. Yung aking plan dito ng Globe mga boss ay nasa 10 MB. Tapos 150 gig ang capping niya. Kaya yan, umalo na siya doon sa kanyang talagang speed. So, ayan na siya mga boss. So, tingin ko, sulit na sulit yung aking pagkakabit niyan. Kasi nung nakaraan, 3 dB lang ang kanyang SINR. Ngayon, ang SINR niya nasa 6 dB, 5 dB. So, nagdoble yung ating SINR. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng SINR, pero yun ang sinasabi nila na dapat yun ang mataas. Dapat mag 25 dB daw yan, pero ewan ko, dead spot yata itong lugar namin. Wala masyadong pumapasok na signal, natatabunan ng mga kahoy. Ayan, no? Kita nyo, mga kahoy. Meron sanang doon, banda, kaso lang natabunan yung kahoy na yan, malapit lang yun eh, mga 2 kilometro, 1 kilometro lang. Merong tower dyan, at saka kita nyo naman yung Samal, meron ding mga tower doon. Kaso lang may mga kahoy nga, ayan o, tabunan, natatabunan. Yan, mga, yan naman ang maraming kahoy. So, yan ang problema dito, medyo dead spot siya. So, hanggang dyan mga boss, kung nagustuhan nyo, like and share. Sa mga hindi pa nakasubscribe, sana mag-subscribe kayo mga boss. At salamat sa inyong support. Hanggang sa susunod na video natin. Paalam.